Hello guys. So ano tayo ngayon? Magsisit up tayo ngayon ng tipiling guys ah. Ito guys yung ano niya oh. Yung adapter. Yan. O, yung ano. PoE. Tsaka yung ano. Yung PoE adapter niya. So PoE tsaka LAN. Ayan. Ayan. Kita niya yung PoE LAN. So, pagkatapos naman guys, isasaksak natin yung LAN cable yan, dito sa PoE. Yan guys, PoE sa adapter ng ano, isasaksak natin yung PoE. And then dyan, sa TP-Link, isasaksak natin yung kabilang dulo sa LAN port ng TP-Link guys. Yan guys, sa dulo nito, ilalagay natin sa PoE adapter. Yan. Tapos stock pad. Yan guys, oh. Okay. Ang pagkatapos naman guys, yung isa pa nating LAN cable or UTP cable, isasaksak natin sa LAN port ng TP-Link adapter. At ang kabilang dulo nito guys, isasaksak natin sa ating computer. Yan guys, o. Yan, pasaksak sa computer. Okay guys. Kayo nang bahala. So, sundan nyo na lang. Pagkatapos guys, isaksak. Isasaksak na sa ano sa ating outlet. Yan, so nakikita ninyo may ilaw na, may power na. At makikita din natin na may ano na, may power na yung ano natin. Yung TP-Link EAP110. Yan, so nakikita ninyo guys, yung tinuturo ko yung ano yan, reset button. So unang-una guys, dapat pagkabili kailangan pa natin i-ano, i-reset yung ano, yung TP-Link EAP110 natin yan. Sundutin lang yan guys. Yan. Pagkatapos, hintayin natin na mag-ilaw ng orange. Mag-blink. Kulay orange yan guys. Yan. Siguro man na nasa ano guys, nasa 1 to 6 seconds. Makukuha na yan. Yan, so antayin natin na magkulay green. So after yan guys, okay na yan. Pupunta na tayo sa ating laptop. So sa control panel natin guys. And then click natin yung network and ethernet. Tapos view network status and task guys. And then click natin yung change adapter settings. Yan. So, pagkatapos naman guys, so, right click natin. Pasensya na yung boses ko. Right click. Properties yan guys ah. Properties. And guys, click natin dyan yung internet protocol version for TCP IPv4. And then, click OK. Yan na guys. So guys, so dahil na naka-set up na ako guys. So ibabalik ko muna sa obtain an IP address automatically. So click nyo yan. Yan, tapos dadial kayo dyan guys ng ano, may ano dyan IP address. So 192.168.0.13. Pagkatapos click lang yung ano guys, yung okay. Yan, click lang natin yung okay guys. Pagkatapos ay na okay na yan. So click okay guys. Okay na yan. Yan. Pero guys, ito ha. Kapag nakaset ng ganyan yung laptop ninyo, hindi kayo makakonect niyan sa internet guys. Kung kukuha kayo ng
connection via modem niyo or via router. So, kailangan niyo talaga dyan guys, after that, ibabalik niyo sa obtain an IP address automatically guys. Ibabalik niyo talaga yan ha. So, huwag kalimutan. Kasi nga, for configuration ito. So, after nyan, kailangan after ng configuration, ibabalik niyo talaga yung laptop niyo sa obtain an IP address automatically. Hindi kayo makakonect sa internet sa ano guys, ng internet galing router kapag nakaset yung laptop niyo sa use the following IP address. Nakaset siya guys. Okay? Okay guys, so ulit isi-set up natin yan sa obtain an IP address automatically. And tapos dadial tayo ng 192.168.0.13. Pagkatapos click lang yung okay. Tapos okay. Yan. Okay. Okay na yan guys. Yan. Close natin yan. Yan. After yan guys, so pumunta na kayo sa inyong mga browser. Mapa Google Chrome, Edge, o kahit anong browser na ginagamit niyo. Yan. Antayin lang natin. So yan guys, so automatic na sa akin kasi nga nakaset ako. So, ibabalik ko. Yan. So, yung ano nga pala, yung gateway ng, ano guys, default gateway ng TP-Link AP110 o di kaya ng TP-Link is 192.168.0.254. Pagkatapos guys, yung default niya na password is admin, admin lang. User admin, password admin. Yan, click lang yung okay. Yan. Click lang. Yeah. Ayaw pa. Yan guys, kahit hindi nyo yung i-update, okay lang. So pagkatapos guys, kailangan nyo talagang pumalit ng ano, na ninyo yung admin password nyo talaga na sa inyo for protection nyo guys. Pagkatapos nyan na mga setup, so click lang ang save. Yan, click update and save. After that guys, so dyan na ano na kayo ng isis ID ninyo, gumawa na kayo. Sa akin madami na kasi ano na eh, madami na ako na setup. Kayo na bahala sa isis ID na inyo ano. So tandaan niyo guys, sa pag-setup ng isis ID, kayo na yun na yung pangalan ng ano ninyo, ng piso wifi ninyo, pangalan ng modem ninyo, tapos lagyan ng password. Click save. Sa paglagay ng password guys, ha, may password pa talaga yan. Mamaya pa natin ano, i-disable yung password. Yan guys. So, click lang natin dyan yung wireless. Ano, yan yung ano, TP-Link. So, click lang natin yung wireless. Yan. Click lang natin yung parang folder icon. Yan. Pagka-click natin, so sa ano na, sa security guys, LAN. Yan, sa security, so gawin natin LAN. Yan, okay na yan. Click OK. Diyan guys, kinukuha natin yung security. Diyan guys, naka-auto lahat dyan. Naka-auto, tapos 22 yung TX power. So diyan guys ha, sa channel, inu-auto ko guys, kasi nga, may ibang mga ano guys, may iba talagang mga kasamahan natin na marunong magkalikot. So, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng third party software para makita ko ng channel kayo. So, tapatan niya nila ng mga AP nila na malalakas. So, kung halimbawa, channel 1 kayo, ilagay nila channel 1 para nahangina talaga yung signal nyo. Tapos, yung main AP nila, iba naman. Yun yung tinatapon nila sa mga customer nila. Halimbawa, channel 1 kayo, yung isa nilang ano, channel 6 or channel 5 yung may AP nila para humina kayo guys. Hihina talaga kapag ano, kapag marunong yung kalaban natin yung sa channel. So kapag ganyan, automatic siya guys.
hindi nila yan nakikita kasi kung saan yung pinakamalakas na channel, doon lilipat yung AP natin. Okay guys, nakuha na. So hindi talaga ako expert dito guys, ha? Ano ko lang to, experience lang. So click save. And then guys, after nyong ma-save, okay na yan. I-set na natin yan lahat guys, ha? So check natin. So ang nakaset na doon is yung Arabon guys, ha? Arabon Piso Wi-Fi. So makikita natin dyan. And check natin. So sa ano yan? Ayan na, Arabon Piso Wi-Fi. Yan guys. So sa laptop guys, kukunek yan guys, pero matagal. Pero kung sa cellphone, gamit natin, kukunek tayo. Connecting na talaga tayo ng connecting. So makakunek na talaga tayo pag sinaksak natin sa ano, sa board ng Piso Wi-Fi natin. So kung hindi tayo makakunek, meaning may problema sa board, hindi kaya sa ano, sa LAN cable or TP cable na natin sa Piso Wi-Fi, memory card, hindi kaya sa ano, sa ano talaga guys, sa board natin may problema na. So kukunik ko na. So save na natin guys, ha, and exit. So okay na yan guys. So sana may nakuha kayo guys. Kung may mga katanungan kayo guys, comment down below lang guys, ha. So susubukan ko talaga na makapag-reply. So pasensya na nga pala, medyo magulo yung ano ko, yung video ko. And kita nyo, tipigil na ang EAP 1.0 natin ng ilaw na okay na yan. So magulo yung video ko kasi nga nasira yung cellphone ko, iPad yung gamit ko nila. Medyo malaki, mahirap talaga guys. Nadaganan ko kasi natulog ako, nasira yung LCD. So hanggang sa muli guys, so thank you. And follow for more guys. Salamat guys.